Heto na mga idol, nagsimula na ang bakbakan ng Team Canada kontra sa Dominican Republic. Hindi nga umubra ang Team Canada dito sa kukunan ng Dominican Republic na pinumumunuan ng NBA star na si Karl Anthony Towns. Paano na lang mga idol kung makaharap na ito ng ating national team? May pag-asa kayang manalo ang Team Gilas dito mga idol? Speaking of Team Gilas Pilipinas, panalo nga ang ating national team sa closed door tune-up game nila laban sa kukunan ng Ivory Coast. Sa score na 85-62 mga idol, 5 ang nakapagtala ng double digits sa team ng Gilas. Kabilang na dyan ang naturalized player natin na si Jordan Clarkson na nagtala ng 13 points sa loob lamang ng 24 minutes of playing time ni Kabayan. Umambag din naman ng 10 points si Kai Soto at 13 points din para kay Junmar Fajardo, habang 12 points, 7 rebounds naman ang naiambag ni EJ Edu. At ang panghuli mga idol ay ang 11 points, 4 rebounds at 5 assists na naiambag ni Scotty Thompson. At dahil sa magandang record natin sa ating tune-up games ay nasa pang-20 na ng latest ranking ng FIBA World Cup ang ating national team. At balik na tayo sa sentro ng ating topic na kung saan nagkatapat sa kanilang tune-up games itong Canada at Dominican Republic. Well, first quarter mga idol, 4-0 run kaagad ang naipambungad ng Team Canada. 2 straight points para kay Powell, habang sinagot naman kaagad yan ng Dominican sa pangunguna ni Karl Anthony Towns na bumitaw ng 2 magkasunod na 3, habang wala ding makapigil dito sa pag-atake sa ilalim ng paint. At sa buong quarter nga mga idol ay naging mainit ang palitan ng puntos sa magkabila ang kupunan. At under 5 minutes nang ilabas itong si Towns. Pero kahit nakaupo nga ito ay tuloy pa rin sa pagiging mainit ang Team DR. Kaya naman nakuha nila ang 1 point lead sa pagtatapos ng first quarter, 27-26. Meron ng 8 points si Towns, habang may tig 8 points din naman si Brooks at Powell para pangunahan ang Team Canada. Second quarter, mahigpit na ang bantayan sa pagitan ng 2 kupunan, habang namimisikal na rin itong si Dillon Brooks matapos nitong itulak sa depensa si RJ Barrett. Bago magtapos ang second quarter sa last minutes ay nagkasagutan pa ng opensa si Lester Giones at RJ Barrett, pero lamang pa rin ng 10 puntos ang Team DR, 48-47 end of second quarter. Third quarter nang gumamit ng bagong tactics ang Team Canada, matapos nilang paupuin ang kanilang first 5 at ipinasok ang kanilang second unit. Well, effective naman mga idol, dahil nagawa naman nilang makasabay sa mainit na depensa ng Dominican. At sa quarter ding ito mga idol ay nababad si Karl Anthony Towns sa bench matapos itong ibangko sa third quarter. Pero ganun pa man ay marami naman ang maasahan sa Team DR, at nagtapos ang third quarter na tabla sa 66 ang talaan. Well, fourth and last quarter mga idol, dito ay sumagad na ang Team DR, at sa pagkakataong ito mga idol ay nakuha na nila ang 7 points lead, dahil sa quarter ding ito ay hindi na pinaglaro ang mga key players ng Canada, kaya naman wala na silang naipangsagot sa team ng Dominican. At sa huli nga mga idol ay nakuha na ng Team DR ang panalo. Nagtala ng 15 points itong si Karl Anthony Towns sa kanyang debut game dito sa Dominican Republic.